Mas tumatagal na stranded, mas humihirap ang sitwasyon na mahigit 100 katutubong badyaw sa Manila North Harbor. Hindi kasi sila pinasasakay dahil hindi sila bakunado. Nasa front line ng balitang yan si Justin Punsala. Natutulog sa mga karton, siksikan at walang suot na face mask. 10 araw nang ganito ang sitwasyon ng higit 100 badyaw sa labas ng Manila North Harbor. Gustuhin man daw nilang umuwi ng Zamboanga, wala silang magawa dahil sa no vaccine, no ride policy na sakop din ang mga barko. Lahat kasi sila hindi pa bakunado o nakakaisang dose pa lang. Bukod pa ang kasama nilang higit 20 bata na wala pa ring bakuna. Ang mga bata, sabi, kailangan bakunado. Kumpleto na naman kami sa ticket. Pero ang problema, kulang daw isa ang bakunado. Tiis-tiis daw muna, lalo na't wala na silang makain. Kaya hindi kami umalis dito sa pantalan ng barko, sa PEL 4, talaga wala-wala kaming budget. Dahil sa kalunos-lunos sa sitwasyon ng mga katutubo, ipinag-utos na ni Department of Transportation Secretary Arthur Tugade na papasukin na sa pantalan ang mga stranded na badyaw. Pinabibigyan na rin sila ng ayuda. Dagdag pa ni Tugade, maituturing na essential travel ang pag-uwi ng mga katutubo. Sabi naman ng Port Marshal na nakausap ng News 5, bukas na aalis ang barko para sa mga badyaw. Nagbabalita mula sa frontline, Justine Punsalang, News 5.